me, Hazel Angles. Welcome to my vlog. For today, ang gagawin ko po is magluluto ko ng roast beef. Since dadaling ko to sa Camila side ko for our bonding. So, kung bago pa lang kayo sa channel ko, don't forget to like, subscribe, and hit the bell notification para ma-notify kayo sa mga bago kong videos. Ito po ang mga kailangan kong ingredients. Soy sauce, cream of mushroom, corn, heavy cream, beef cubes, onion, garlic, fish sauce or patis, black pepper, beef broth o ang pinagpakuluan ng beef, sirloin beef. So, start ko na po ang ating roast beef. First po, ilalagay ko ang butter para magsosote ako. Since napakulo ko na ang sirloin beef ko ng 1 hour, naka-pressure cooker na siya, madali na lang maglulutuin ang ating roast beef. So, pagkalagay ko ng butter, lagay ko na ang onion. Madali na lang pumaluto ang aking roast beef, guys, kasi napakulo ko na ang aking sirloin beef. Kumbaga sa ano, ginigisa-gisa ko na lang to. Next, garlic. Ang aking favorite sa part ng pagluluto talaga, guys, is pagsusuti. Dahil sa pagsusuti, naamoy ko ang aroma ng garlic and onion. Medyo pinagpapawisan po ang konti dahil mainit ang panahon, it's summer na. Next po, lalagay ko na ang sirloin beef. Fish sauce or patis. Para may lasa na agad ang aking sirloin. So, hahaluin ko po siya para magpantay-pantay ang lasa, guys. Dadalhin ko po kasi ito sa family side ko for our family bonding. Dadalhin ko. Next po, lalagay ko na ang cream of mushroom. Then, haluin natin ulit para proportion lahat ang ating cream. Cream style corn. Napaka-sarap ang aking dish for today. Special dahil sa aking family ko dadali ng roast beef. Dahil sa pag-YouTube ko, guys, natutunan kong pagluluto na ito. Since usong-uso ngayon ang vlogger or mga YouTuber, so nauso talaga ang cooking show. Since pandemic, kaya nahiligan ko ang pagbablog, pagbibidyo. Ang heavy cream or Alaska crema. Wow! Ang sarap! Napaka-creamy and napaka-tasty. Lalagay ko na ang aking beef broth. Para medyo masabaw ang ating roast beef. Bango. Sobrang napakabango po. Next
ko, lalagay ko na ang aking beef cubes. Kahit na meron akong beef broth, nilalagyan ko pa rin siya guys ng beef cubes dahil mas malasa ang ating roast beef kapag meron akong beef cubes. Medyo mainit po guys ngayon panahon na to dahil summer na, kaya nakikita nyo, pawis na pawis ako. Then lalagyan ko siya ng pepper. Favorite ko po sa pagkain ng mapaminta. Actually guys, madali na lang maluto ito dahil nga napakuluan ko na ng 1 hour sa pressure cooker. Yun po ang advantage guys kapag naka-pressure cooker siya. Kumbaga, dinigisa mo na lang siya eh. See? Wow! Madali na lang maluto ito guys. Lalagyan ko po siya ng soy sauce para medyo dark ang sauce. Naaamoy ko na ang aroma ng beef. Sobrang masarap po siya. Hilig ko talaga guys ang pag magluto and kumain. It shows naman eh. Life. Since pandemic days, wala tayong magagawa kundi kumain lang ng kumain. And mag-food trip lang ng mag-food trip with the family. Wow! So guys, ito na ang favorite part ko. Food tasting. Sobrang sarap. Actually, ano na to eh. Hindi na siya naka-measure eh. Pero consistent na kasi ganyan lang yung mga ginagamit kong ingredients sa aking roast beef. And guys, tapos na ang aking roast beef. So, pwede ko na siyang ilagay sa aluminum since dadalhin ko to sa family side ko for our family bonding. So, ano. Ayan guys, tapos na ang aking roast beef. Medyo pinagpapawisan ako ng konti. Anyway. Guys, titikman po ang ating roast beef. Kung tamang-tama ang lasa or malambot. Sobrang lambot, guys. Napakasarap ng aking roast beef. Malinam-nam, sobrang lambot. Since nakapukur ko siya ng 1 hour, kaya malambot ang sirloin beef. And malinam-nam ang kanyang sauce. Sarap. Sobrang sarap. The best. Comment down below po kayo pag may mga gusto pa kayong ipaluto sa akin na gusto nyong i-post ko sa aking vlogs. Tarayin muna ako guys. Please like and subscribe guys para po dumami pa na dumami ng aking subscribers. Thank you. Bye!